Yan. So, good morning mga kaimas. Another tutorial naman para sa mga baguhan. Kung paano mag two-step exterior buffing body painted. So, lagyan muna natin ng marker. Sa mga nagtatanong kung bakit meron siya mga pinagliyahan, meron po kasi siyang overspray. Pero, hindi tayo doon nakapokus. Nakapokus tayo sa two-step exterior buffing body painted nitong Toyota Vios. Kaya ituturo ko sa inyo kung paano mag two-step exterior buffing. So ayan. Okay. Gagamit tayo ng dalawang klaseng pag-a-apply ng buffing. Then pwede sa wool pad at pwede sa body painted ang chemical, Ederek. Yan. So, huwag niyo po pwersahin, mga kaibigan, or mga kahimas, upang hindi kayo magkaroon ng swirl mark or pinag-ikutan ng buffing. Ayan. So, ganyan lang kasimple yung pag-apply ng chemical para sa mga baguhan. Okay. So, bago nyo i-apply, kailangan malinis ang wool pad. Gagamit tayo ng speed or RPM number 1 para i-apply ang chemical or rubbing compound sa body painted. Ayan. So, nagliha tayo ng number 1000 grid. Then, pipinish natin ng rubbing compound 3M. Ayan. So, ayan. Speed number 2 or RPM number 2. Sa mga hindi nakaintindi ng RPM, ayan, number 2. Speed number 2. Then, number 3. Kailangan ipa-absorb sa body painted top coat ang rubbing compound. Kailangan lapat ang buffing at huwag itulak. So, ulitin ko, speed 1 to 3 lang gamitin. Ayan. So, okay na. Nakapagsample na tayo sa itaas na bahagi ng aking marker tape. So, ganoon pa rin mga kahimas. Then, pangalawang diskarte ko ng pag-apply ng rubbing compound. So, ina-apply ko siya sa wool pad. For more tutorial ng pagbabapping, visit my YouTube channel para sa mga baguhan. Kung paano mag 3-step extra detailing. So, ganoon pa rin. Speed number 1 para ikalat ang rubbing compound sa area. Ayan. Huwag itulak ang buffing pad or ang machine. Ayan. Gagamit tayo ng speed number 2 para ipa-absorb sa body painted top coat ang rubbing compound. Ayan mga kahimas, left and right lang para lahat ng area ay tamaan. Then, speed number 3 for finishing para tanggalin yung mga rubbing compound sa area or body painted ng sasakyan. So, ayan mga kahimas, patuloy lamang tayo sa ating ginagawang two-step exterior body painted buffing or polishing. Okay. Then, ingatan ng mga kantuhan at huwag babaran ng buffing. So, ayan mga kahimas, okay na? Okay. At huwag na huwag ninyong gagawin na ipaikot ang buffing or ikutin ang buffing. Okay? So, mali po yan. Dahil ang machine po ay umiikot na. Yan, ganyan lang ka basic mga kahimas. Okay? So, lapat lang yung pad. Then, left and right ang pag-a-apply. Pwede naman up and down. Para lahat ng area ay tamaan ng wool pad with rubbing compound or foam pad with rubbing compound and wax. Ayan. So, okay na mga kahimas. At nakita nyo nga paano ko i-apply. So, ayan. At huwag nyo rin gagawin na ikot ang buffing. Okay? Dahil ang buffing machine pad ay umiikot na po yan. Ayan. Umiikot na po yan mga kaibigan.
So, left and right lang. Para hindi kayo mahirapan. Para lahat ng area ay tamaan nyo. Then, kung merong sablay, same procedure pa rin. Kailangan pantay. Left and right ang apply ng bopping pad with rubbing compound. Okay? Nakatapos tayo sa 3M. Pag-apply with wool pad. At sa foam pad naman tayo. Ayan. So, eto na mga kayimas. Siyensya na kayo. Wala akong cameraman. Ayan na yung ating binapping ng wool pad with 3M rubbing compound. Okay? So, tuturo ko naman sa inyo paano pag-apply ng foam pad with APC dito sa ating binapping ng wool pad with rubbing compound 3M 5955. Ayan. So, wait lang mga kimas. Okay? At tuturo ko sa inyo paano pag-bapping. Ayan. For more tutorial, ayan. Visit my YouTube channel. Ayan. Tuturo ko sa inyo paano pag-apply ng APC wax sa body painted after natin gumamit ng wool pad with rubbing compound. Tutorial ng two-step exterior bapping body painted. Ayan, pwede sa foam, pwede direct. Okay, so, tuturo ko muna sa inyo yung sa foam with applicator with APC. Ayan. Pwede pa lang, pwede left and right. Basta lahat ng area kailangan tamaan. Ayan. Okay. So, mamaya tuturo ko sa inyo kung paano pagbabapping. Ayan, pwede left and right. Ang pag-a-apply ng wax. So, katulad ng sabi ko, depende sa tao. Depende sa diskarte. Pero ito para sa mga baguhan, tutorial kung paano gumamit ng two-step exterior bopping. Ayan. So, hintayin natin kahit mga 10 seconds. Pwede na yun. At effective din mga kahimas. Ang APC. Sa napakabisa. Ayan. Sa so, ganoon pa rin, gagamit tayo ng speed number 1, 2, and 3, or RPM. Ayan, okay? Huwag kayo gamit ng 4, 5, and 6. Dahil makasunog yun ang pintura, or makakaupod. So, ganoon pa rin mga kayimas, left and right pa rin ang pag-apply ng bopping machine with foam pad. Para lahat ng area ay tamaan. Left and right. Ganoon lang. Then, 2, para ipa-absorb sa body paint at top coat yung in-apply ninyong wax with machine foam pad. Then, 3, for finishing. So, ganoon pa rin. Left and right ang pag-a-apply. So, wait lang mga kaimas. Ayan. So, katulad ng sabi ko, for more tutorial, visit my YouTube channel, engine wash, glass cleaning, interior detailing, 3-step exterior detailing, yan, sa aking channel. Then, after natin i-bopping, kailangan natin i-finish. Gamit ang microfiber towel na malinis. Ayan. Headlight bopping. Meron po ako dyan. Chrome cleaning. Ayan. So, gamit natin ng APC na pang-finish ng mga tinatawag na two-step exterior bopping. Ayan. So, tuturo ko sa inyo ang pag-a-apply ng dalawang diskarte ng pag-a-apply ng wax. Pwedeng direct sa foam. Pwedeng machine ang gamit sa pagkakalat ng chemical or ng wax. Pwede po yan mga kayimas. Yan, dalawang diskarte ng pag-a-apply ng bopping with wax. Para sa mga baguhan. So, ulitin ko, huwag ninyo itutulak ang bopping. At huwag nyo rin
gagamitan ng overspeed na 4-5 yung 6 dahil pwede po yung makasunog ng body painted top coat. Okay? Ayan, gamit tayo ng speed number 2 para ipa-absorb sa body painted top coat ang in-apply natin na wax with foam pad. Speed 1 to 3 lang. Ayan. Then left and right ang pag-apply ng bapping machine with foam pad or wool pad. Ingatan ng mga kantuhan na mababara ng bapping. Ayan. So, lapit natin ng camera mga kaibigan. Ayan, microfiber towel. Ating i-apply sa area. So, kung may naiwan pang ang dumi, pwede nyo ulit applyan. Or mga pinagliyahan, pwede nyo ulit applyan. Start to 1 sa pag-apply ng rubbing compound. And after noon, wax. So, ganun lang basic mga kaibigan. Yan. So, sa handle naman tayo. So, ito na mga kahimas. Tapos na natin. Then, yan. Tatanggalin ko na lang yung mga tape para ipa-car wash. Para matanggal yung mga rubbing compound powder. At yung loob ng mga handle, okay na rin siya. So, binapin ko na rin. Gamit ko ay Dremel. Pero yung chemical, ito rin yung ginamit ko na chemical. Okay, nag-aiba lang sa machine kasi yung machine na gamit ko ay maliit lang. Dremel. Yung sa pang plate number, okay na rin siya. Malinis na, meron nga lang dent. Yung upload ko kahapon, yung sinasabi ko sa hood. Saan na ba yun? Hindi na nakakita. Ay, sa kabila. Yung tipal ng ibon, ay hindi na yung kaya ng ano. Hindi na yung kaya ng bapping. Okay, ang kailangan sa mga tayo ng ibon at mga deep scratches ay paint correction. Yung paint correction na mga tinatawag, yun yung kinakailangan na spot repair. Okay? Kung sakaling meron tayo, kung sakaling meron mga tayo ng ibon hanggat maaari sa mga car owner ay punasan nyo agad kasi nakaka-apekto yan sa mga top coat or pintura ng mga sasakyan. Eh lagi ko sinasabi, pag meron mga tayo ng ibon ay tanggalin nyo na agad. Diba? Ano naman yun eh, basa na basa lang, punas nyo agad o kaya tissue. Pwede naman yun. Hindi kasi ano, na pag may tayo kasi ng ibon ay hindi kaya kahit nasagarin mo na pagliliha. And pag sinagad mo ng paghiliya, maapektuhan lang yung pintura or pwedeng maupod yung top coat ng sasakyan. Kaya hindi rin basta liha ng mga sasakyan. May katapusan din kasi yung ano, meron din kasing kapal yan or level yung mga top coat. Kaya kung napapansin nyo, meron sa ibang detailing, meron silang pinch gauge. Okay? Yung panukat ng pintura, meron. Okay, ito lamang yung mga ginagawa ng mga bapi pambenta. Yun ito. Okay. Hindi ko alam kung susundan yung Innova or yung Toyota na ano, na Rush. Baka yun ang susunod. So ayun, mag-aalis muna ako ng mga tape, then diretso sa car wash. So kailangan pa kasi ipa-car wash ng mga kahimas. And after ng car wash, kailangan pa apply ng hydrophobic wax. So, eto na mga kahimas yung before natin i-bapping ang buong area ng Toyota Vios. So,
paggamit ng two-step exterior bopping. So, bopping lang. Yan. Two-step exterior bopping ng Toyota Vios body painted. So, galing nyo na magtanggal ng plate number kapag kayo ay nag-bopping. Kung hindi naman nakapix ang kanyang tornilyo. Then, kasama rin ang loob ng mga handle. At ugaliin nyo rin na mag-tape sa mga rubber at plastic. Then, eto na yung after ng bopping. Quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night?